Lampas 350 na ang community pantry na nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa unang nagtayo nito sa Maginhawa Street na si Ana Patricia Non. At ang Bayanihan Spirit umabot na sa bansang Timor-Leste. May report si Marie Zumali. Ang nagsimula sa isang maliit at payak na kawayang karitong binansagang Maginhawa Community Pantry, ganito na kalaki ngayon. Kaya naman maaga pa lang pinipilahan na ito. Malaki ang pasasalamat ng pasimuno ng community pantry na si Ana Patricia Non sa mga walang patid na nagbibigay ng donasyon. Lahat ng success na to kasi dahil sa mga Pilipino po and sa donors. Actually, sobrang maliit lang po yung ambag ko. Parang wala po talaga kumpara sa mga tulong ng lahat ng tao. Pero hindi lang daw silang mga donor ang nagpapanatiling buhay sa mga community pantry ito. Sa dami ng kailangan tulungan at sa buhos din naman ang donasyon, hindi talaga kakayanin ng isa o ng ilan lang na panatilihing bukas at organisado ang ganitong klase ng pagbabayanihan. Itong araw ang humimok sa 21 anyo sa tindera ng gulay na mag-volunteer at tulungan si Non sa kanyang pantry. Yung iba po kasing mga kumukuha, hindi rin po maiiwasan na dumadampot na lang na sobra-sobra. Nire-repak-repak na lang namin para ganun nga, para yung nasa dulo makaabot, makakuha rin. Pakiramdam ko kailangan ko tulungan si Ate Pat, ganun. Dahil nag-iisa siya, ganun. Wala talaga siyang kasama. Napanood at nakita lang din sa telebisyon at social media ng mga estudyanteng sina Steven at Jessa ang tungkol sa community pantry. Hindi raw nila personal na kilala si Non, kaya nag-walk-in daw sila para mag-volunteer na rin. Ang pinakano lang po para makatulong lang po. Kasi nasa bahay lang po ako na parang, yun nga, parang nagsa-social media. At least maganda rin po, at least nakakapag-serve tayo sa community po. Lalo na po dun sa mga nangangailangan. At talaga namang malaki raw ang naiaambag ng mga volunteer. Kung dati kasi plano lang ni Non na ilatag ang kariton at hayaang kumuha ang mga nakapila, ngayon kailangan na raw talagang i-sort out at i-repack ang mga donasyon, lalo na raw ang bigas na nakatatagal pag kanya-kanya ng takal at itlog na madali raw mabasag. Tumutulong din sila sa pamamahagi at pagtanggap ng donasyon. Sa ngayon umaabot sa 15 ang volunteer na tumutulong araw-araw. Kung wala po yung volunteers and yung community, imposibleng masustain ko yung community pantry. Nagbibigay po ako ng pang-load kasi kailangan namin mag-contact food, pamasahe po. Bukod pa riyan, ang task force disiplina na alas 6 pa lang na umaga, nakapuesto na para magpaalala ng social distancing at health protocols sa mga nakapila. Meron ding nagdi-disinfect pag break time. Sa tagumpay at patuloy namang paglaki nga ng community pantry, kailangan na raw nilang lumipat. Sa tulong ng Quezon City Government, may tinitignan na raw silang pwesto sa di kalayuan na mas malawak at mas komportableng pagpwestohan ng pantry na kanila raw ia-anunsyo oras na maisapinal ito. Ang Kapuso actress na si Gabby Garcia, nagtayo na rin ang sariling community pantry sa kanilang village sa Parañaque. Nagpapasalamat siya sa dami ng nag-donate. Sa isang community pantry sa Baler Aurora naman, tumulong si Glyza De Castro. Bukod sa mga gulay, nagbigay rin siya ng mga personal hygiene kit. Ang community pantry nakarating na rin sa Timor-Leste. Ipinakilala ni Vice Consul Lacer Sumagaysay ang konseptong ituroon. Layo ng community pantry sa Timor-Leste na tulungan hindi lang mga Pinoy, kundi pati na rin ang mga mamamayan doon. Marie Zumali, GMA News.